Magandang umaga sa lahat. Ngayon po ay ating tutunghayan ang debate na magaganap ng ika-anim na bansang mula sa Kabinuangan Central Elementary School ni Bataan, Pompotela Valley, Region 11. Ang topic ko po na binigay sa kanila ay tungkol sa patuloy na paghinina sa New Bataan. Sang-ayon ba sila o hindi? Ang unang tatayo ay ang panel na sumasang-ayon. Magandang umaga sa inyong lahat. Ang aming debate ay tungkol sa paghinina sa New Bataan. Alam ba natin ang kahulugan ng paghinina? Ang paghinina ay isang proseso ng paghukay ng mga bagay mula sa lupa. Ang anumang material na hindi malilikhat o papalago ay kailangang minahin. Ang paghinina ng mga bagay mula sa lupa ay tinatawag na extraction, paghango at paghugot. Maaaring maging kabilang sa paghinina ang paghango ng mga metal at mineral na katulad ng uli, ginto, pilak, platinum, tanso at bakal. Maaaring iba pang mga bagay na tulad ng langis at likas na gas. Ilang uri ng paghinina ay ginagawa kung magiging na pagkayo ng lupa o duli mula sa ibabaw ng lupa. Tinatawag ito ang paghininang pagtalog o seed mining sa Ingles. Ang ilang paghinina ay sinasagawa sa lalim ng lupa upang marating ang isang peso ng mina o mine shaft sa Ingles. Tinatawag ang ganitong paghinina bilang paghinina sa lalim ng lupa o underground mining sa Ingles. Ang ginto ay maaaring mamina sa pamamagitan ng paghanap sa loob ng hinlayan ng isang ilog o ibang agusan upang maalis ang maliliit na piraso ng ginto. Pananala ng ginto ang tawag nito. Sinasabi ng iba na hindi nakakatulong ang paghinina sa ating lugar. Ito pa nga raw ang nakakasira. Hindi ba nila alam na mayroon din itong maitutulong sa atin? Alam niyo ba kung ano? Ang yamang mineral, alam niyo ba kung ano ba ang yamang mineral? Ang yamang mineral ay likas na yaman mula sa kalikasan. Natural ito at gigawa ng tao. Makukuha ito sa pamamagitan ng paghinina. Ano ba ang halaghan nito? Ang yamang mineral ng Pilipinas ay mahalaga dahil nagbibigay din ito ng enerhiya na kung saan nakakatulong din sa ating pangkabuhayan at pang-araw-araw na gawain. Nandiyan na ang mga produktong mineral tulad ng nickel, bakal at iba pa. Sa anong paraan natin ito gagamitin? Ang maling paraan ng paghinina at hindi maayaw sa paggamit nito ang isa sa mga nakakakinsala nito. Paano ba nakakatulong ang yamang mineral sa atin ng mga tao? Mayroong tulong ang yamang mineral sa mga tao dahil di tayo kumukuha ng mga pangunahing kung inumiyang gagastusin. Malaki ang may tutulong sa atin, higit na sa mga minerong natitinda ng mga alahan dahil ang mineral is composed of diamond. Hindi lang ang yamang mineral ang makakatulong sa atin, kundi marami pang iba. Imbes na ito, ito dapat ipagpatuloy natin dahil tayo mismo ang nakakalanghap ng maraming oportunidad na maidudulot nito, ito pa nga ang ay makakaunlad sa ating lugar. Mapangalig na ang paghinina, pero ito lamang ang solusyon ng kahirapan sa New Bataan. Kaya kung mawawala pa ang paghinina, paano na ang mga tao umasa dito? Ano na ang magiging trabaho nila? Marami na ngayon ang krimen na nangyayari, tulad ng lakawan at marami pang iba. Kaya lang naghanapa ang mga tao dahil nalulong sila sa droga. Eh kung mapipigilan ang pagkalam ng pinagbabawal na gamot, wala nang mga tao ang maghanapa. Di ba ang paghinina ay nakakasira sa ating kalikasan? Oo, totoo nga. Pero paano na ang mga tao umasa dito? Kaya kahit na panganib ang paghinina, mahalaga pa rin ito. Ang una kong tanong tayo, kung gusto niyo nga ipagpatuloy ang paghinina rito sa ating bayan, paano nalaman ang epekto nito sa ating yamang tubig at agrikultura? Oo,
ipagpapatuloy ko pa rin ang paghihina sa napahayag na kanina, hindi makaka-apekto sa likas na yaman, kasama na riyan ang yamang tubig. Ang paghihina, kapag ito ay sumusunod sa mga antutunin, kasama na riyan ang paggamit ng makabagong pamamaraan o teknolohiya upang may siguro na wala itong epekto sa ating kalikasan. Sa modelo pamamaraan, lahat ay masusolusyonan. Ang pangalawa naman, hahayaan na lang ba natin ang mga karanasan na naidudulot ng mga minahan? Ganun na lang ba yun? Hindi paghihina ang dahilan ng karanasan. Nalalaman mo naman siguro ang pangunahing isyo ukol dito. Droga ang dahilan ng krimen at hindi paghihina. Nababasa at nakapanood mo yan sa mga balita. Hindi isyo ang paghihina sa karanasan, kundi kung paano ginagampanan ng ating kapulisan ang kanilang kukulin, hindi mo pwedeng ikonklusyon na paghihina ang dahilan kung pagbabatayan mo sa pangaraw-araw na balita, katulad sa Maynila o Kalakhang Luzon. Paghihina ba ang pinahayag na dahilan? Hindi. Kung karanasan ang isyo dito ay hindi na pagpapatupad ng batas at pagpapatupad ng gampanin ng ating mga kapulisan. Hindi natin may pagkakaila na ang trabaho ng mga minero ay para na rin pagkakaya ng kanilang buhay para lamang kumita. Ngayon, ano na lang ang masasabi nyo sa trahedyang dulot ng paghihina? Magandang tungto. Ang tanong ko, paghihina lang ba ang may trahedyang nangyayari? Kahit saan, kakaibat na ang trahedya. Isang halimbawa ang pagkamatay ng Sub 44. Sa aking pananaliksik, mayroon na ngayong teknolohiya ng simentong kristal na nagmula pa sa Germany kung saan ginagamit na ng NPC o National Power Corporation sa Iligan. Ang NPC ay gumawa ng man-made lake kung saan may isang labusan noon na may man-made na kuweba na limita sa ilalim ng lupa. Ayon sa NRDO, doon napakaligtas na simento ginamit. Ito ay hanggang intensity 7 daw ang earthquake resistance ito. So kung ating pababatayan, pwede itong magamit upang may siguro ang kaligtasan ng mga minero. Sumasang-ayon kami sa pagbubukas ng minahan sa ating lugar sapagkat ito ay nagbibigay oportunidad sa mga mamamayan upang magkaroon ng mapagkakakitaan kung saan magagamit nila ito sa pagtustos ng mga pangangailangan ng kanilang pamilya araw-araw at lalong-lalo na sa pagpapatapos ng kanilang mga anak sa pag-aral. Kung iniisip nyo na marami tao ang maaaring mapahamak ito, edi may solusyon kami. Sinisigurado naman namin na ang mga minero ay 100% protektado at ang bawat lugar na malapit sa minahan ay palalagyan namin ng mga kural upang hindi makapasok ang hindi kabilang sa paghihina. Lalagyan din namin ang mga madadaling exit kung sakali mang may bumuhunan ng lupa. Alam namin na sa pagbubuhan ng ginto, ginagamitan ng mercury. At alam rin namin ang mercury ay nakakasira sa kalusugan ng isang tao. May solusyon din kami para maiwasan ang masamang epekto nito. Tulad ng paglalagay sa tamang lalagyan at pag-i-dispose ng mayos pagkatapos itong gamitin. Hindi naman delikado ang paghihina kung ang minero ay sumusunod sa tamang pamamaraan tulad ng paggamit ng makapanibagong teknolohiya at iba pang mga tamang pamamaraan na paghihina. Isa ko rin tanong, paano niyo masusolusyonan ang mga inamandong minahan na sana'y ating lumpang pinakainin at ingatan? Dadaanin na lang ba natin lahat ito sa pera? Pera ba ang isyo dito? Baka nakakalimutan mo, hindi pera ang isyo dito, kundi ang pagpapatayo ng minahan kung saan pwedeng pagkukunan ng pangkabuhayan upang matupad ang pangarap ng mga anak sa bawat pamilya. Kapag nagtatrabaho ka sa pagminina o anuman, pera ba ang isyo para sa'yo? Hindi ba kailangan mo banat na buto para sa mahal mo? Sang-ayon ako sa pagpapatayo ng pagminina lalo na sa legal na pamamaraan. Dahil maraming pangarap ang matutupad sa modelong pamamaraan, hindi tao ang may makukay
maraming mga makinaya na ang pwedeng gamitin kung saan mas ligtas na sila sa kanilang paggawa. Tama rin naman ang sinabi mo. Ngayon, alam naman natin lahat na ang pag-ininga ay hindi nagsasagumpay kapag hindi natin ito ginagamitan ng ilang mga kemikal. Then, speaking of chemicals, papaano man ang kalusugan at kinabukasan ng ating mga magiging anak sa kasalukuyan? Papayag ba kayo na masira na lang ang kanilang kinabukasan dahil sa ating mga masasamang kagagawan? Siguro, yan lang ang nalalaman mo na paggamit ng chemicals na mercury upang mahina ang metal sa kanyang ore. Nalalaman mo ba na mayroon ng organic na pamamaraan para mahina ang ganito sa mas ligtas na paraan? Ang katunayan sa maraming natidiskubring pamaraan sa buong mundo, isa sa mga nakadiskubre rin ay taga-ating lamang. Guru sa Nabuntulan National Comprehensive High School, si Ma'am Putilla at ang kanyang mga estudyante sa science class. Sila ang kumatawan sa Science Investigatory Project sa Switzerland, dalawang taon na ang nakalipas. Isa pang pamamaraan ay ang tinatawag na contrifugation kung saan mas ligtas din ito. Isa pa, hindi lang nalikap ako ng pag-imina ang may banta sa kalusugan ng mga kabataan, kundi marami pang ibang dahilan, at isa na ito ang malnutrisyon. Dahil sa kakulangan ng pagkain, dahil walang maipangkustos dahil sa kawalang trabaho. So sa halip na tutulan ito, mas maigi na ipapupad ang puso pagsisiyasat ng may kapangyarihan upang masunod ang alisuntunin para sa ligtas at payapang pagmimina na magbubukas ng maraming oportunidad, hindi lang sa manggagawa kundi sa buong pamilya, gayon din sa buong komunidad. Alam naman natin na ang pagmimina ay isang gawain kung saan ang metal, dimetal at enerhiyong mineral ay binukuha at dumadaan sa proseso upang gawing tapos na produkto tulad ng ikaw na gawa sa ginto o kaya kabahagi ng isang yari sa lakal gaya ng tornilyo para sa kotse. Totoo na makaraming pakinabang kung ating magamit ng tama ang natural resources na ito. Hindi ibig sabihin kung kukunin at gagamitin ito ay masisira na ang ating kalikasan. Hindi isyo ang pagmimina, kundi ang pamaraan. Kapag gan ang pagmimina, ay wala itong maidudulot na kapinsalaan sapagkat mayroong alituntunin. Ang alituntunin ng ating pamaraan kung saan nagbibigay ng mga batas upang sa kabila ng pamamahala, makawalagaan pa rin ang proteksyon sa ating likas na yaman. At lalo-lalo na ang mga nagtatrabaho nito, ang legal na pagmimina ay isang solusyon para sa kawalang trabaho. Kami ay naniniwala na sa modernong pamaraan at pagkakalibagong teknolohiya ay maisaparaan natin ang ligtas na pagmimina. Maraming salamat po, once again, magandang umaga sa lahat. Magandang araw sa lahat. Ang aming grupo ay magpapahayag ng aming mga saloobin at opinyon tungkol sa pagmimina dito sa ating pinakamamahal na lungsod ng New Bataan. Ang aming ipapahayag ay tungkol kung paano makakaapekto ang pagmimina sa maraming buhay at kung paano rin ito sinisira ang maganda at masigla na likas na yaman. Totoo bang nakabubuti ito sa ating lahat o nakabagudulot lamang ito ng permisyo sa atin? Naniniwala ba kayo na ang pagmimina ay nakapagdudulot sa malaking problema hindi lamang sa ating kalikasan kundi pati na rin sa ating kalusugan? Ngayon, opisyal ko nang binubuksan ang aming panig at hayaan niyo kami isalaysay ang aming mga opinyon. Ang mining o pagmimina ay isang proseso ng paghukay at pagkuha ng mga bagay mula sa lupa. Ang mga material na hindi malilikha at mapapalago ay kailangan minahin. Habang patuloy na hinubanan at kinagahasa ng mga minahan ng ating kalikasan at bayan, higit na namumulat at umiikli ang laban.
ng mga mamamayan. Nakita natin na kung paano kalbuhin ang ating mga kamundukan, binatag ang mga kagubatan, binatag ang mga katahan, nilason ang mga katubigan, at iniwan ang mga komunidad, at lahat ay dahil sa ngalan ng pera. Ngayon, pakinggan ang ating kasama kung paano masusunusunan ng aming mga opinion ang problema ito. Hindi kailangan may babalik na pagmimina ang sinira nitong likas na yaman ng bansa. Katulad na lamang ng mga kagubatan, mga ilog, mga palayan at iba pa. Sa lumat na sinabing may buhay sa pagmimina, naniniwala ako na ang pagkasira ng kalikasan ay ang pagkasira ng buhay sapagkat ang kalikasan ang siya nagbibigay ng ating mga pangangailangan tulad ng pagkain, tubig at gamot. Ngayon, paano mo masasabi na nakabubuti pa rin ang pagmimina dito sa inyong bataan? Oo, makakabuti pa rin ang pagmimina dito dahil paano na lang ang mga tao ang umasa dito? Ang atin namang tanong, isa sa mga problema na kinakaharap namin ngayon ay ang kawalan ng trabaho. At alam natin na ang pagmimina ay isa sa mga solusyon dito. Kung mawawala pa ito, paano na ang mga kabuhayan ng mga tao ang umasa dito? Eh, pagtatabuhin natin sila ng mas madaling trabaho, katulad na lang ng street sweepers at marami pang iba. Ito naman ang uli kong tanong. Sa kabila ng pagsasabatas ng Indigenous People Rights Act, ay patuloy pa rin ang pagbabaliwala ng mga minahan sa karapatan ng mga katutubo. Hindi nasusunod ang tamang proseso sa pagkakaroon ng free, prior, and informed consent. Kadalasan ito ay nadadaya at hindi kaalinsunod sa totoong damdamin ng mga kapatid nating katutubo. Patuloy ang pagkakamkam sa kanilang mga lupain, samantalang sila ay napipilitang lumipat sa mga tahanang malayo sa kanilang kabuhayan. Sa kabila ng mga itong pagtatwag sa karapatan ng katutubo nila daw, hahayaan na lang ba natin? Siyempre, hindi naman namin sila hahayaan. Binibigyan namin sila ng mga kabagong trabaho na kaya nila. At ang muli kong tanong, kung may sasagawa namin ng maayos ang pagmimina, sasangayon ba kayo sa pagmimina? Hindi, kasi nakakasira pa rin ito sa kalikasan. Kaya hindi pa rin kami kakayan. Oo nga, sisira na ang ating kalikasan ngayon. Pero masasabi mo ba pag humina lang ang pangunahing dahilan nito o may iba pang ibang gawain na dudulot na kasiraan sa ating likas na yaman? Oo, maaaring hindi nga lang ito. Ngunit isa na rin ito. Masasabi lang ito ang numero unang problema na nakapagdudulot na kasamaan sa kalikasan. At kapag hinihil natin ito, naiibsa na ang kapinsalaang idudulot ng mga masamang gawain, hindi ba? Dahil sa lamak na sa ating lugar ngayon ang pamimina, paano mo hihikayatin na bumaba ang mga minero at iwan ang isang bagay na bumubuhay sa kanilang pamilya? Maaari siya ang pagmimina ang bumubuhay sa ilang mga minero. Ngayon, ang tanong mo ay papaano ba sila hihikayatin na bumaba at itigil ang pamimina? Well, maaari natin ibinig ito sa nasyonal na panggobyerno at maaari nilang bigyan ng trabaho ang mga minero katulad na lang ng pagiging janitor, street sweepers at iba pa. Mas mabuti na nga lang ang opinion ito kaysa mabuhi sila ng buhay, hindi ba? Kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataon na maging tagapamahala sa isang minahan kung saan gumagamit ng makabagong teknolohiya, pipiliin mo pa rin ba ang hindi magbubukas ito at bakit? Dahil nararapat lang na itigil ang pagmimina, kung ako man ay mabibigyan ng pagkakataon na maging tagapamahala sa isang minahan, mas pipiliin kong isara na lamang ito. At kahit pasabihin niyang gumagamit ng makabagong teknolohiya ang aking pangkat, hindi niya masasabing 100% ligtas at legal ang aming pagmimina dahil hindi niyo hawak ang utang ng aking mga kasama. Maraming may ibang kumaliwa at gawin pa rin ang inigan na karahan ng pagmimina. Tapos, pag pinatulan pa natin, eh di away na naman.
Yun lang ang masasabi ko, Ms. Referno. Tatanong kayo kung bakit nagkabutiin ko ang pag-imina. Well, it is because naniniwala kami na ang pag-imina ay nakakasilat ng maraming kabuhayan at infrastruktura sa isang pagkamaling lamang. Maari ito magdulot ng malaking problema sa ating kalusugan. It can, and it will poison the whole environment. Kung kayo, titignan nyo ang mga nakalbo at bukas-bukas na kabundukan dito sa atin, ano ang iyong mga nararamdaman? May mga taong nagsikap at naghirap upang mapanatiling maganda, malusog, at kaakit-akit tingnan ang ating mga kagubatan tulis sa ating kapabayaan na walang sisay lahat ng kanilang paghihirap. Yun ang gusto namin ipaintindi sa inyo. Sana ay inyong nauunawaan. We are just really concerned, hindi lang sa iyo, kundi sa lahat. Lalong-lalo na sa lahat na naaapektuhan na nagpatuloy ng pag-imina. Ito ang mga tanong at isyo na dapat natin solusyonan. Oo, tayo mismo ang gagawa at magtutulungan. Muli namin i-initiate na ang kasalukuyang batas sa pag-imina sa bansa ay mali at mapanirad sa ating kalikasan. Kaya nararapat lamang na ibasura na ang Philippine Mining Act 1995. Sa tingin namin, mas mabuti pa ang suportahan ang pagsasabatas ng Philippine Mineral Resources Act of 2012 upang wala na ligat na yaman ang mapipinsala at buhay ng masisira. At yan po nagtatapos ang pagsasarisayin ng aming mga opinion tungkol sa pangininga. Muli, magandang araw at maraming salamat sa pagkikinig. Ngayon po ay ating natunghayan ang debate ng ika-anim na mag-aaral ng Kabinuangan Central Elementary School. Bago po tayo magtapos, ating pasalamatan ang mga panel of judges. Una-una po si Ma'am Janelle Galula mula sa Andap Elementary School. Si Ma'am Ruela Salas mula sa Andap National High School. At nasa ni Angkla mula sa Magamit Elementary School. Sa debate, pinagkakalunan ang dalawang pangkat sa patuloy na pagninina sa New Bataan. Sang-ayon ba kayo o hindi? Ang desisyon ay nasa inyo. Maraming salamat po.